magandang gabi po sa inyong lahat. Isishare ko lang po sa inyo ang aming dinner for tonight. Speedy but healthy cooking sa aking kitchen. Pero bago yun, eto muna! Kung kayo ay bago dito sa aking channel, please pa-subscribe na po. Pakiclick po ang bell, yung all, para po lagi kayong notified and updated sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-iwan ng comment. Maraming salamat po. Tara po, tuloy na po natin ang ating pagluluto. Una po muna natin gagawin ay piprito po muna natin ang chicken. Ang chicken po, hindi po natin ito i-deep fry. Ang recipe ko po ng chicken ay marinated chicken. Meron po akong recipe nito. Nandyan po sa description box, ilalagay ko po yung link kung paano ko po ginawa ang marinated chicken na ito. Napakaganda po meron kayong marinated chicken or pork na nakaready sa freezer nyo dahil sa, lalo na sa mga busy mami na katulad ko. Pagkagaling sa trabaho, pagdating sa bahay, nagkukumar at magluto ng dinner. Siyempre, maraming mga gutom na din. So, ngayon, kung ganito po yung meron tayong naka-ready na marinated na chicken or pork meat, mas mabilis tayo makakapag-ready ng ating dinner. Para po huwag magtalsikan, lagyan po natin ng take, pero ang paglalagay po ng take, ganito po. Lagyan nyo po ng space. Huwag pong sarado-sarado para po huwag matayang-tang ang ating chicken. Kailangan po lagyan nyo po ng konting bukas. At sigurado po pagka nagluto kayo ng chicken na ito, ay nako, pati po yung balat, malutong po siya. Luto na po ang ating chicken. Napakadali lang pong lutuin, di ba? At yung balat po niya talagang napakalutong. Ayan po, hindi na natin kakailanganin ng napakadaming mantika. Hindi na kailangan i-deep fry pagka mag-fry chicken tayo. Ganito lang po, napakasarap na po. Ngayon po, pagkatapos natin magluto, mas maganda po talaga na nililinisan na po natin yung paligid. Linisan na po natin ito, punasan na po natin, hanggang mainit pa, mas madaling punasan kasi yung mantika ng pansit ay malamig pa. Hindi katulad ng pagmamaya na po natin gagawin, lalamig na po yung paligid, yung mantika po, mahirap na po yung punasan. Kaya ngayon, hanggang mainit pa, linisan na po natin.
po, sunod naman po ay ito naman yung ating gulay. Gagawin na natin. Kung mahilig kayo sa broccoli, pwede nyo yung damihan. Or pwedeng eat na lang yung pinakaulam natin. Pero pwede nyo rin pong gawing side dish katulad ng ginawa ko. Meron tayong main dish at ngayon, ito naman pong broccoli ang side dish natin. Steamed broccoli with sausage po. Lalagyan lang po natin ng sausage pagka in-steam na po natin. Or kung meron po kayong microwave, pwede na po sa microwave. Hiwain lang natin. Pagkahiwa natin, hugasan natin ito. At ilagay natin sa platong pwede natin gamitin sa microwave oven. Sa walang microwave, kung meron kayong steamer na maliit, pwede nyo gamitin yon. Lagay na natin ang hiniwang sausage sa ibabaw. Lagyan ng paminta. Lagyan na rin natin ng asin. Yung masarap na asin ang piliin nyo. Maganda advice sa inyo na magkaroon kayo ng Himalayan salt. Kahit saan, pwede natin gamitin. Masarap pa. Pagkatapos po, lalagyan na po natin ito ng cling wrap. Microwave po natin ito ng 5 minutes sa 600 watts. Ito na po ang ating broccoli after 5 minutes na microwave. Pagkagaling po sa microwave, alisin niyo po agad ang cover. Pero mag-ingat po kayo kasi mainit po. Haluin po natin ng bahagya bago natin i-serve para po ma-mix yung ating nilagay na salt at pepper. At nandito na rin yung ating chicken. Nakat ko na po siya. Ready to serve na po ang ating menu for today. Andito na po lahat. Meron po akong sinabay ko na rin po yung pagluluto ng wakame soup, ang ating broccoli, steamed broccoli, at ang ating chicken. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod po na video ko, sana po abangan nyo po uli. Maraming salamat po sa inyo. Paalam na po. Bye-bye po.